Ang daming nagko-comment. Bakit daw sa ibang bansa hindi ganun kahigpit ang immigration nila doon sa mga kababayan nila na papalabas ng bansa nila? Siguro ang binabanggit nito katulad ng sa Europe, no? Sa Amerika, Canada. Real talk tayo. Kung tutuusin, hindi naman talaga po pwedeng ikumpare. Yung tanong na bakit mahigpit ang Pilipinas sa pagpapaalis ng mga kababayan natin para pumunta sa ibang bansa, lalo na doon sa mga turista. Katulad ng sinasabi ko palagi, hindi naman talaga mahigpit yung immigration officer natin pagka totoong turista ka. Ito, mag-real talk na tayo, usapang totoo na tayo, kasi ang daming ano eh, ang daming comment na parang, 'di ba, yung talagang binubuli na ng husto yung mga immigration natin na ginagawa lang naman yung kanilang trabaho. Although sabi nga, real talk pa rin. Merong mga wala sa ayos talaga, bulok. Sabihin natin, bulok na ayo na nasama do sa mga matitino. Pero yung kung bakit pinapahirapan daw ng bansang Pilipinas ang mga Pilipino na gustong lumabas, ang tanong, sino ba talaga yung na-upload? Di ba? May mga isolated case siguro na totoong turista na dadamay, pero ang katotohanan, ang na-upload lang naman yung mga Pilipino na nagpo-post as tourist, pupunta ng Singapore, pupunta ng Bangkok, magko-cross country, and then pupunta ng Middle East, didiretso, pagdating doon, magtatrabaho. So, walang record yun. Ang tawag doon, undocumented OFW. Okay naman yun sana kung naging maganda ang iyong kapalaran. Pero sabi nga, yung kapalaran ni Juan, hindi kapalaran ni Pedro eh. Paano kung yung kapalaran mo na disgrasya ka? Yun. At napakalaki ng porsyento. Kasi, uulitin ko, ang Pilipinas, kasama yan sa whitelist ng human trafficking. Ngayon ang tanong, bakit sa iba maluwag? Eh, mayamang bansa yung mga yun eh. Tanggapin na natin yung katotohanan. Mahirap na bansa tayo. Tayo, pagka lumabas ng Pilipinas, kapit tayo sa patalim. Di ba? Yung bang pagdating doon, dahil ayaw mo nang umuwi, na mapapahiya ka na at magugutom yung pamilya mo, anuman ang i-offer sa'yo, kapit ka na sa patalim. Hanggang bandang huli, biktima ka na pala ng human trafficking. Eh yung mga puti, hindi mo madadali na human trafficking yan. Pag uwi sa bansa nila yan, ang daming trabaho eh. Paano mo madadali? Kaya kung tutusin, hindi pwedeng ikumpara, no? Siguro kung meron dapat baguhin, oo, yung rules natin dito, baguhin ng konti. Pero sa ngayon, hindi pwedeng tanggalin na hayaan na lang lahat yung mga Pilipino na pagka gusto kumalis, aalis, tapos magtatrabaho. Kasi bandang huli, masisisi rin ang immigration nun. Bakit? Trabaho nyo, pinapabayaan nyo eh. Tapos pagka may na-disgrasyang Pilipino, saan kukunin yung panggastos? Sa tax ng mga kapwa Pilipino. Kaya ang mahihirapan dyan yung mga ano rin eh, kapwa Pilipino rin. Pinag-iingatan lang tayo ng gobyerno natin kahit na real talk, maraming bulok. Yun ang katotohanan. Ganun. Kasimple yun.